Para mabawasan yung init sa loob ng kwarto mo o mabawasan yung masamang amoy sa kwarto mo o sa dining area mo, maglagay ka ng ventilation. Ang tawag nito is cob sealing. Yan, cob sealing ang tawag niyan, cob sealing. So, ang pinakataas nito, itong kisame sa taas, hindi yan siya nakasagad dito sa wall. Hindi siya nakasagad sa wall, kundi nakaagwat siya ng mga 40 cm. Kaya, itong cob sealing natin, dito lalabas yung init. Init, o hindi kaya masamang amoy. Tapos, ibabato niya dun sa taas. Sa taas sa bubong. So, ang bubong mo, mayroon din naman doong singawan sa wall mo. Lalo na kung naka-firewall yun, taas noon. May sisingawan din yun. Kaya, ang pangit na amoy o init, dyan lalabas. So, hindi mo na kailangan maglagay pa ng mga exhaust fan dyan. Ito, sapat na. At mas maganda nito, at mas maganda pa rito, pwede mo siyang lagyan ng design na ilaw. O, dilaw na ilaw. Yung lamig kasi, nakastayan dito sa baba. Tapos yung init niya, papuntang taas. Kaya yung lamig, titira dito sa baba. Init. Ilalabas sa taas. Kaya maganda yung klima sa loob ng kwarto mo pag nilagyan mo ng ventilation. So, tingnan natin sa taas. May ginawa rin ako doong singawan sa firewall na hindi dapat mapapasukan ng ulan. Okay. So, dahil naka-firewall ito, maganda to kasi pag ganitong design na mubong, matibay sa hangin. Dito, basta-basta liliparin yung yero mo. So, ito yung singawan ko. Ayan. Yan, singawan yan. Para yung init, may lalabasan din dito sa yero. Lalabas din siya dyan. Kaya, hindi talaga iinit dun sa loob ng kwarto mo pag may singawan. Tapos itong ginawa ko nito, kasi mag-hollow block pa ako rito sa taas. Ito, nakalagpas doon sa singawan natin. Ayan, sa singawan. Kaya kahit umulan, hindi papasok doon. Hindi papasok yung tubig doon. So, pipinisingan pa yan balang araw. So, ganyan lang para mawala talaga yung init sa kwarto mo. Kailangan mo siya lagyan ng ventilation para may lalabasan yung init. So, ayan, ganyan lang. Ayan.